Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo na isang random math problem galing from algebra, which is pwede rin sigurong sagutan ng siguro simula grade 5, grade 6, o kaya mga pang grade 7, etc. Sa mga sa mga math competition kasi lumalabas yung gandong klase ng tanong. Specifically, yung ganito tinatanong to sa ano, sa mga junior high school. So ito yung tanong natin mga Lodi, kung mapapansin nyo dito sa blackboard, itong practice exercise. So try nyo siyang sagutan. Hindi ko ibibigay yung sagot, ibibigay ko na lang yung sagot kung tumama ka once na mag-comment ka, Lodi. Para at least meron kayong pagtitrip ang sagutan, hindi lang tayo nagsasagot ng mga tanong na binibigay ni Sir IJ. Okay, evaluate 2021, 2020 squared minus 2 times 2021, 2017 squared plus 2021 times 2014 squared. I mean 2014 squared. So number yan mga Lodi ah. So, isipin natin dyan, itatry natin siyang i-expand, which is mali. Okay? So, first thing, mga Lodi, ang gawin natin, try natin observe yung mga numbers. 2021, tapos 2020, 2021, 2017, 2021, 2014. Kung mapapansin nyo, yung difference nila is 3. Kasi 2020 minus 2017 is 3. 2017 minus 2014 is 3. So, ang pwede natin gawin, mag-represent tayo ng number as a variable. So let's say itong number na to gawin nating x. Let x equals 2021 2017. So ano mangyayari diyan? Eh di ba pag nag-add ka ng 3 dito mga Lodi, pag nag-add ka ng 3 ang lalabas 2021 2020. So ang mangyayari, this will become x plus 3 quantity squared, tama? Minus 2x squared plus ito naman 2014, so mag-minus ka ng 3 dito. Kaya this can be represented as x minus 3 squared. And then simplify mo na lang using square of binomial. So we have x squared plus 6x plus 9 minus 2x squared plus x squared minus 6x plus 9. Cancel yung x squared. 6x minus 6x cancel. 9 plus 9. Therefore, the correct answer is positive 18. Ulitin natin, ginamit lang natin yung pinakagitna nila or yung number na in between nila. So, ginamit natin to as x and then notice na ito is x plus 3 can be represented and ito is x minus 3. And then, once ma-evaluate nyo na siya or ma-represent nyo na sa isang variable, mas madali na siyang evaluate. Kasi kapag ito, in-square-square nyo, iwan ko na lang kung hanggang kailan kayo matatapos. Sobrang haba nito gawin. So, di ba? Isang akala natin complicated na tanong pero yun, simple lang pala yung solution. So mga Lodi, dahil dyan, try nyo itong sagutan. 2021 cubed minus 2020 times 2021 squared minus 2021 times 2020 squared plus 2020 cubed. So refrain from using calculators para at least ma-enhance yung math skills nyo. So just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mahiyang mag-comment sa comment section. Salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. And I hope you all the best. Pagbalahin kayo ni Lord and see you in my next math tutorial video. And bye-bye!